Mayroon ba kayong alagang itim na pusa? Batid mo ba na sa tulong ng hayop na ito ay maaari kang maging maswerte at magiging malapit sa iyo ang maraming oportunidad at mga pagkakataon? Hello, what's up? Your best here. Naniniwala ka ba sa swerte? Kung gayon, subukan mo ang bagay na ito gamit lamang ang alaga mong itim na pusa. Isang klase ng hayop na inaalagaan sa bahay, subalit hindi batid ng karamihan na maging ang hayop na ito ay magdadala pala ng swerte at kaginhawahan sa buhay. Halika at alamin kung papaano nga ba ito gagawin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang mga pusa o Felis catus bilang scientific name ay isang inaalagaang hayop buhat sa Felidae family. Isa ang pusa sa pinakapaboritong hayop na inaalagaan sa bahay. Sa kabuuan nga ay mahigit sa 220 million cats o mga pusa ang ginagawang alaga as of year 2021. Sadyang kakaiba ang hayop na pusa. Tahimik, mapagmatiyag, at kadalasan ay gising sa gabi upang manghuli ng mga daga at iba pang insekto sa paligid. Maliksirin ang pangangatawa ng pusa na malaking tulong upang maprotektahan nila ang kanilang sarili sa iba pang mga hayop. Subalit, bago natin pag-usapan ang swerte nitong taglay, batid mo ba na napakarami palang mga paniniwala ang kaugnay ng hayop na pusa na maaaring ngayon mo pa lamang maririnig? Una, ang pusa noong unang panahon sa bansang Ehipto ay sinasamba at ang pagpatay ng pusa ay labis na ipinagbabawal nga. Sa tuwi namang mayroong isang pusa ang papanaw, ay kailangan nilang mag-ahit ng kilay ng lahat ng miyembro ng pamilya upang ipakita ang kanilang pagdadalamhati. Pangalawa, ang pusa ay bahagi ng sinaunang pamumuhay ng mga Griego at nailimbag pa nga ang mga ito sa kanilang sinaunang barya na tinatawag na Magna Gracia. Sa panahon naman ng Middle Ages, ang mga pusa ay kasamang nailarawan sa mga painting o larawan ng Sagrada Pamilya at nang kalaunan, ito ay unti-unti nangang nawala at nakalimutan. Pinaniniwalaan na maswerte ang pusa dahil sa panahon ng pagsilang kay Hesukristo, isang pusa rin ang isinilang. Ang pang-apat ay sinasabing ang mga pusa ay espiritong gabay ng mga tao, subalit dahil hindi nga ito nakapagsasalita, ay wala itong kakayahang maimpluwensyahan ang bawat desisyon ng mga tao. Panglima, sa Norse mythology naman, ang pusang ito ang natatanging hayop na nagdadala ng chariot ng kanilang mga diyosa. Sa sinaunang alamat naman sa aklat ng mga Hudyo, ang pusa at ang aso ang kauna-unahang alagang hayop sa bahay ni Adan na siyang nanguhuli ng mga daga. Ang ibig sabihin, maging noon pa man, ay hindi na kamalasan ang dala ng pusa sa tao, gaya ng paniniwala ng iba. Katulad ng kapag makakita ka raw ng itim na pusa sa daan, ikaw ay mamalasin. Marahil ito ay aprobado lamang tuwing Friday the 13th. Subalit, nangyayari ito hindi bilang kamalasan, kundi isang babala lamang. Ngayon, nais mo na bang malaman kung ano ang dapat gawin upang maging pampaswerte ang itim na pusa? Kung sakali nga na mayroon kang alagang itim na pusa, o pusang kulay itim ang buong katawan, kumuha ka lamang ng 7 piraso o 7 hibla ng buhok o balahibo nito, buhat sa kaniyang mukha. Ilagay ito o ihalo sa inyong ginagamit na pabango, mapakulon man yan o simpleng pabango.
Sa tulong ng ritual na ito, sa tuwing gagamitin mo o i-spray ang pabango sa iyong katawan, ay kasama nitong madadala ang swerte at good luck na mayroon ang mga pusa. Subalit kung hindi naman kayo naniniwala sa ganitong mga pamamaraan, kahit na nga lamang ang simpleng pag-aalaga o pagpapakain sa mga pusa ay magdadala na sa inyo ng swerte at pagpapala. Ikaw, mayroon ka rin bang alagang pusa? Nakakita ka na ba ng isang butike na mayroong sanga-sangang buntot o buntot na dalawa? Marahil kung ikaw ay naninirahan nga sa probinsya, ay oo, nakakita ka na. Batid mo ba na isa ang buntot ng butike sa pinakamahusay na lucky charm o pampaswerte? Lalo na nga kung ang buntot nito ay sumasanga. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin kung papaano nga ba ginagawang pampaswerte ang buntot ng butike. At kung ano-ano pa nga ba ang dapat mong malaman hinggil sa buntot nito. Ang butike o Hemidactylus frenatus o house gecko ay isang uri ng nocturnal na hayop na ang ibig sabihin ay madalas mo nga lamang silang makikita sa gabi. Subalit kapag kaminsan ay meron naman ito sa umaga. Ang mga butike ay kadalasang makikitang nakadikit na gumagapang sa kisame, sa dingding na malapit nga sa ilaw, sapagkat sila ay nag-aabang ng mga lumilipad na insekto upang maging pagkain. Kaya nga tinatawag din silang house sweeper, dahil sila nga ang umuubos sa mga insekto tulad ng langaw, ipis, lamok o gagamba, at ginagawa nga nila itong hapunan. Ang mga butike ay kadalasang humahaba ng hanggang 15 sentimetro at maaaring ang mabuhay ng hanggang 5 taon lamang. Hindi rin sila nangangagat o makamandag, kaya ligtas ang pagkakaroon ng butiki sa inyong bahay. Humuhuni rin ang mga butiki na senyales nga ng kanilang excitement sa panghuhuli ng insekto. At ang tunog o huni ng mga butiki sa bansang Bangladesh ay nangangahulugan pala ng yes o pagsang-ayon. Nais mo bang malaman kung ano-ano nga ba ang mga tawag nila sa butiki sa ibang lugar? Ang butiki sa Thailand ay tinatawag na Jingjuk. Sa ilang bahagi naman sa India ay Tiktikay. Viti naman sa Nepal at dito sa atin sa Katagalugan ay butiki. Tiki sa Visaya at Alutiit naman sa mga Ilocano. Subalit sadyang kakaiba at natatangi ang hayop na butiki. Dahil ito nga ay pinaniniwala ang nagdadala nga ng labis na swerte. Ang paniniwalang ito ay nagsimula pa nga sa bansang Ehipto. At para sa kanila, ang mga butiki ay simbolo ng kasaganaan, pagkakaibigan at maraming pera. Kung kaya naman maging dito sa atin sa Pilipinas, ito rin ay kinagis na ng paniniwala. Sa oras daw na pumatak o malaglagan ka ng butiki sa kanang balikat, ikaw ay makararanas ng sunod-sunod na swerte o mga blessings. Subalit kung ang kaliwang balikat mo naman ang bagsakan nito, ay kamalasan ang iyong daranasin. Ang huni rin ng butiki ay isang senyalis raw ng swerte o signal upang ikaw ay humayo na at ikaw raw ay suswertihin. At mayroon pa ngang isang kilalang paniniwala na ang isang butiki na mayroong sanga-sangang buntot, ito man ay isa o dalawa o tatlo, ay labis na napakaswerte. Madaling maputol ang buntot ng butiki at isa nga ito sa kanilang depensa upang takasan ang mga kalaban. Subalit may kakayahan din sila na mapatubo ulit ito ang kanilang mga buntot. At minsan kahit na nga masugatan lamang ito, ay agad itong susuloy at tutubo. At kung minsan pa nga
ay sanga-sanga ito. At kung mayroon ka raw makita na gaya nito, ay mainam na kunin mo ito. Hulihin ang maingat ang butiki at kunin ang buntot nito. Pagkatapos mong makuha ang buntot nito, ay muli mo itong pakawalan. Ilagay ang buntot sa ilalim ng araw hanggang sa ito ay matuyo o kaya naman ay ilagay sa asin. Matapos ay ilagay mo ito sa isang bote ng alkohol o langis buhat sa niyog na may isa o dalawang mata lamang, sapagkat ito ay isa ring pampaswerte. Maaari mo itong magamit na pampaswerte sa iyong negosyo. Ilagay lamang sa lagayan ng pera o kaha at ikaw ay dadagsain na ng mga customers. Kung ikaw naman ay mahilig sa sugal, yun itong gawing pampaswerte bago ka magtungo sa sugalan. Sa oras na marinig mo nga raw ang huni ng butiki, ito ay senyales o go signal na upang tumaya ka na nga sa loto o anumang sugal dahil ikaw ay magiging maswerte. Wala mang scientificong patunay ang paniniwalang ito. Ngunit marami ang magpapatunay at nakaranas na nga ng swerte nitong taglay. Subalit isang paalala lamang buhat sa inyong lingkod na maging maingat sa paghuli ng butiking ito. Dahil ito ay maaaring nagtataglay ng mga bakterya gaya ng salmonella. Ugaliing maghugas ng kamay pagkatapos silang hawakan upang makaiwas sa mga karamdaman. At ang swerte nitong dala ay samahan pa nga natin ng sipag, tiyaga at dasal at tiyak na lubos-lubos ang darating na pagpapala. Nakakita ka na ba ng pagong o ng pawikan? Isang kakaibang hayop na popular dahil sa matigas nitong likod na animoy bahay nga niya na lagi niyang daladala. Subalit batid mo ba na mayroon din palang isang pambihirang bertud o pampaswerte na sa pagong na ito mo lamang makukuha? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin ang isa na namang klase ng pampaswerte buhat sa pagong at kung alin dito ang dapat mong makuha. Kaya kung mahilig kayo sa mga videong kagaya nito, ay halika't samahan mo akong tapusin ang videong ito. Ang pagong o turtles ay isang uri ng reptiles na kilala bilang testudines na nagtataglay ng mga shell na buhat sa kanilang mga ribs na bumabalot nga sa kanilang malalambot na katawan. Mayroong dalawang klase ng pagong o turtles. Una ay ang pagong na may kakayahang itago ang kanilang ulo at paa sa kanilang mga bahay sa tuwing malalagay sa alanganin ang kanilang buhay. At ang pangalawa naman ay ang pagong na hindi naman magawang mag-retracts ng kanilang ulo at mga paa. Mayroong mahigit sa 360 species o klase ng mga pagong, tulad nga ng tortoise, terrapins at sea turtles, at marami pang iba. Maraming pakinabang ang mga pagong sa ating mga tao. Madalas din silang inaalagaan at ginagawang mga pets. Minsan naman ay hinuhuli upang gawing pagkain. Ginagamit rin sila sa mga panggagamot, kaya naman sinasabing nauubos na nga ang kanilang mga lahi. Ang mga pagong ay madalas na namumuhay sa tubig at umaahon lamang sa lupa o sa mga tabing dagat upang mangitlog. Batid mo ba na habang baby pa pala ang mga pagong ay mayroon silang animoy sakong itlog sa kanilang mga tiyan na unti-unti ngang humihilom sa kalaunan? Dito kasi nakalagay o naka-stack ang mga kinakailangan nilang mga nutrients habang sila ay lumalaki. Sa usaping pampaswerte naman, tulad ng ahas, ay mainam rin na pampaswerte ang kaliskis na iyong makukuha buhat sa mga. Sa usaping pampaswerte naman, tulad rin ng ahas, ay mainam na pampaswerte ang kaliskis na makukuha buhat sa hulihang bahagi ng paa ng mga pagong. Sa oras na makakita ka raw ng nagbabalat o naglulunong paa ng pagong, ay kunin mo ito, patuyuin at itabi at ibalot sa pulang sisidlan.
at isama nga sa iyong mga inaalagaang mutya at mga pampaswerte. Dahil sa ang kaliskis na ito ay mabisang pampaswerte sa mga negosyo tulad ng tindahan at mga paghahanap ng trabaho. Nagtataglay din ito ng panghalina upang ikaw ay madaling maibigan o magustuhan ng iyong natitipuhan. Maaari itong lapatan ng ibang mga orasyon o dasal o simpleng dasal upang mas maging mabisa pa. Ingatan ito, laging dalhin at gamitin ng naaayon. At syempre, magtiwala sa inyong abilidad at sabayan ng gawa at dasal. Sa inyong lugar, ano ang bansag o tawag sa mga pagong? Dahil dito sa amin, sa Timog Katagalugan, minsan tinatawag din na bao ang mga pagong. Meron bang mga manok na tandang sa inyong lugar? At marahil ay napuna mo na rin ang mga mahaba nitong tahid sa likod ng kanilang mga paa. Subalit nakakita ka na rin ba ng manok na tandang na mayroong sungay? At iyan ang ating pag-uusapan. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating alamin kung paano nga bang ang mga manok, partikular na ang tandang, ay maaaring magkaroon din ng sungay. At paano mo nga ba ito magagamit bilang bertud o talisman? Ang mga manok, partikular na ang mga tandang o rooster, ay talagang nagtataglay ng mga spores o tahid sa Tagalog. Isang animoy sungay sa likod na bahagi ng paa na binubuo ng mga shank bone o buto ng paa ng manok at nababalot nga ng keratin na gaya din ng sa ating mga kuko. Tumutubo ito sa tandang sa edad na 3 buwan at patuloy ngang humahaba hanggang sa pagtanda nito. Madalas gamit ang tahid bilang pamproteksyon nila sa iba pang mga hayop at sa kapwa nila tandang na manok. Subalit nakarinig ka na rin ba na maging ang ilang tandang pala ay nagkakasungay rin pala? Opo, tama ang inyong pagkakarinig. Sungay ng tandang. Ito ay ang animoy tahid rin na binubuo rin ng keratin, subalit napakabibihira lamang na tumubo sa ulo ng mga manok. At pinaniniwalaan ngang kung ang tahid ng tandang ay isang talisman o bertud, ay siguradong ganun din ang mga sungay nito. Mayroon nga ng manok na ito na mayroong sungay ang natagpuan sa bansang Thailand na pinangalanan nilang Tong. Noong una di umano ay naputol na ang sungay na ito at hindi nila inaakala na tutubo pa ulit ito. Marami nga ang nagkaka-interes na bilhin ito sapagkat pinaniniwala ang masaganang swerte ang maaaring hatid nito sa mga nagnenegosyo at usaping kaperahan. Kaya kesa ibenta ay napagpasyahan na lamang nila na ito ay alagaan na lamang. Ang sungay ng tandang bilang bertud ay sadyang isang mainam na panghatak ng swerte, lalo na nga sa pagninegosyo. Isang magandang panghalina sa trabaho at sa pakikipagkapwa-tao. Nagtataboy din ito ng mga negatibong enerhiya sa paligid at maaaring pangontra sa ilang mga hindi nakikitang nilalang. Kaya naman napakainam na magtanga nito. Ikaw, may nakita ka na bang manok na katulad nito na tinutubuan ng sungay? Kung sakali nga, ay bantayan mo na ito sapagkat isa itong mabisang bertud. Subalit lagi pa rin nating tatandaan na ang mga pampaswerte o mga talismang ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang ikakaasenso ng ating buhay at kailangan pa rin nating pagsikapan. At syempre, huwag kakalimutang tumawag sa may kapal. Tuklasin natin ang mundong mahiwaga. Libutin natin ang mundo ng magkasama. Matuto ng nalilibang sangkapa. Dito yan sa Best TV. Halika, tara na. Dito na sa Best TV. Tayo ay
Napansin mo na rin ba itong nakasabit sa gilid ng inyong kusina o kalan sa mga probinsya? O baka hanggang ngayon nga ay meron pa nito sa inyong tahanan? Mga tahid o paanang tandang na manok na maaaring madala sa iniiwang koleksyon matapos itong maluto. O di kaya naman ay iniipon ito bilang palatandaan ng mga naipanalong laban sa mga sabungan. Subalit batid mo ba na maging ang mga bagay na ito ay mayroong bisa, kakayahan at mga paniniwalang maaaring hindi pa alam ng karamihan? Hello, what's up? Your best here. Kaya naman kung meron ka nga ng mga ganito sa bahay o di kaya ay mahilig ka sa mga pampaswerte, mutya at talisman, ang videong ito ay para sa iyo. Ano nga ba ang tahid o rooster's purse? Sadyang ang masakit sa pakiramdam kung matamaan ka ng tahid ng tandang. Isang bahagi ng kanilang mga paa at animoy extra daliri na tumutubo sa likuran. Matigas ito at kadalasan ay patilos at animoy karit. Madalas tumutubo sa mga lalaking manok o tandang ang tahid at ginagamit nga nila itong pananggalang upang depensa sa mga kapwa nila manok na makakalaban. Ang mga ito ay binubuo ng keratin na matatagpuan din sa kanilang mga tuka. Subalit batid mo ba na isinasabit pala ito ng mga matatanda hindi dahil sa ito ay koleksyon lamang sa bintana, sapagkat maging ito man ay isang mahusay na pantaboy ng mga negatibo at masamang mga elemento at enerhiya sa tahanan. Mayroon ngang isang uri ng tandang o manok na kung tawagin ay Shimani. Ito nga ay nababalot ng kulay na itim mula ulo hanggang paa. Madalas kinukuha ang tahid nito o ang rooster's purse upang ibenta at ginagamit pala bilang isang mutya at isang pampaswerte. Matapos itong lapatan ng karampatang orasyon at pagkaing dasal, ay magagamit nga itong isang bertud upang makaiwas sa mga sakuna. Pampaswerte rin ang bagay na ito at maaaring magamit ng mga taong mahilig sa mga sugal. Minsan ay nakatutulong rin itong pantaboy ng mga negative vibes at upang hindi ka raw kaagad dapuan ng mga karamdaman. Subalit bibihira nga lamang ang manok na kagaya ng Shimani. Subalit kung dito ka naman sa Pilipinas, lalo na nga sa panahon ng mahal na araw, sa oras daw na makatagpo kayo ng mga labi o mga buto ng ligaw na manok sa kagubatan, kunin ang mga ito, lalo na nga ang tahid kung ito ay isang tandang. Kung minsan ito ay nagiging bato rin o nagiging fossilized sa paglipas ng panahon. Ang tahid na ito ay pinaniniwalaang nagtataglay ng kakaibang bisa at nagbibigay ng liksi sa sinumang magtatanga nito. Magtataboy rin ito ng kamalasan at dagdag na karisma naman sa sinumang magtatangan. Kaya ngayon ay batid mo na ang mga kadahilanan at significance ng pagsasabit ng mga tahid, tahid ng tandang sa gilid ng mga bahay. Hindi lamang pala ito bilang koleksyon, ay mainam din palang pangtaboy ng mga negatibong enerhiya at mga kamalasan. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.